para sa mga tulong. Meron po kaming nahanap ng email. Dalawa po silang pwedeng ano. Pwede nating mapagbigyan ng 75k ng tulong today. Okay. Yung isa po, isang buong pamilya po sila. Ah. Tapos yung isa naman, sir, ito sir, kawawa. Okay. Kasi po, ano eh, magtatay po sila sa video and nakatira po sa pedicab lang. Sa tabi po ng railings. Oh, eto yan ang kunin natin. Anong problema? Kasi may anak pong PWD. Kasi dito po kunin natin kasi pedicab, ano siya, driver, opo. May anak na PWD nakatira sa pedicab. Opo. Oh, kunin natin to. Ano problema? Hindi sir, ang worry lang po namin sir. Baka masayang po yung 75k kasi 'di ba po may ano tayo, may rules po tayo dun sa tulong na dapat nanonood. Eh, ah, okay. So baka hindi siya makanood, sayang yung entry. Oo nga kasi walang bahay. Opo. Tingnan natin. Pwede bang natin makita? Ito sir, pa-play na lang. Saan si Paul? Ayan sir. Ah, ito. Ito po ang isang anak ko. Si Adrian Paulino, isa po siyang isa po sa walang pong anak. Siya ay isa po ay isa po yun din. Ah, so wala silang bahay? Wala po sir. Wala sir, sa pedicab lang po talaga, sa tabi ng riles sila nakatira. Katapat ng... Oh, paano sila kapagpadala sa atin? May ano po, may tumulong po dyan. May nagbibideo po sa kanila. Baka yun din po yung nag-email. So may nagpadala? Opo. O nga, paano yung Paul? May pataka lang tayo. Malamang sa malamang, pag tumawag tayo, hindi niya masasagot, wala siyang TV. Ano yung second option? Second option, sir, isang buong pamilya po sila from Taguig. Nananawagan po ng tulong sa inyo kasi yung mga pangangailangan daw po nila sa bahay, ibigay na lang daw po ng kapitbahay. Okay, isang buong family, may TV ito. Nga po, may TV yan eh, bahay. At ano yung problema nilang itong buong family? Yung buong pangangailangan po nilang pamilya. Kasi sir, wala na pong nakakapagtrabaho sa kanila daw. Wala pagtrabaho, wala bandera. Opo, gawa ng pandemic po. Okay. Alright. Gusto ko manalo itong PWD. Kaso may ano tayo eh. Baka magtampo yung isa iba nating mga netizen eh. Na, kwan eh, na yung rules natin nabe-bend dahil sa ganyan. Baka may naisip ka sir. Ito lang gagawin natin. I-pull out na lang natin to sa yung tulong sa Idol in Action. I-transfer natin to sa wanted sa radyo. So magpapunta ka ng reporter. At sasalbahin natin, bigyan natin ng groceries, gamot, and then maayos na hanap buhay. Yun na lang. So come what may, matutulungan natin to. Sir Roberto Paulino Idol, meron po siya sanang panawagan po sa inyo. Nag-submit po sila ng entry sa Idol in Action. Yes po, Idol. And nais niya lang po sana ay gamot, Idol, pang maintenance po ng anak niyang epileptic. Sa pedicab lang po sila, Idol, nakatira at sa tabi ng riles po. Ito, nag-submit ng entry para sa grant tulong sa Idol in Action. I think at that time, umabot na ng 50,000. Pwede ako nagkakamali. Tinabla ko. Hold your horses. Tinabla ko. Kasi nga naman po, may nagpadala in his behalf. Naawa. Nakatira siya sa pedicab. Sa tabi ng So sigurado ako, hindi niya mapapanood. Yes. Hindi siya nanonood. So sabi ko, ipasa na lang yan sa wanted sa radyo para sigurado matutulungan natin. Apo. So ito, sure na sure matutulungan natin. Kahit hindi siya nanonood, basta meron siyang telepono, matatawagan natin. May darating na tulong. May kasama po siyang anak niyang may sakit, epilepsy. Dalawa sila po doon sa pedicab na tutulog. Then sa umaga, nagbibiyahe siya. Apo. Yung bata, hindi ko alam kung saan niya iniwan o sumasama sa kanya sa pasada. At napag-alaman natin ngayon lang, na walo pa lang anak niya. Walo po, Idol. Naiwan yung iba sa Cavite. Opo. May kambal pa sila, Idol. Yung dala niya isa lang kasi inabutan ng lockdown dito sa Maynila. And 200 pesos per day lang po ang kita niya. Magandang araw po, Idol Rapidol po. Ako po si Roberto Paulino, isa po sa Edgar Boy. Ito po ang isa anak ko siya. Si Adrian Paulino, isa po sa walo kong anak. Siya ay isa po ay isang PWD na may sakit na epileptic. Kami po ay kasalukuyang nandira po dito sa tabi ng Reyes. Sa tapat ng POP, dito po mismo sa kinaupuan ko. Kami po ay sa
namin kapag gabi po ay nilalagyan po na ang po namin ang bayong itong kariton. At kapag umaga po naman, itong sidecar ko po ang ginagamit sa pamamasada. Ano mang tulong na ipinagkakaloob ninyo po ay sa lubos na aming pinapasalamatan. Maraming salamat po, Idol. God bless, Idol. Hello, sir. Hello po, Idol. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Sir, natanggap po namin yung request niyo, sir, ng tulong. Opo, sir. Kayo po ay nakatira ngayon sa pedicab. Yung opo, po yung bahay niyo. Opo, sir. Dito lang po sa tabi ng LS po. Kami po ng anak ko. Kayo po ng anak niyo. Opo. Tapos yung pito niyong anak nasa Cavite po? Nasa Cavite po, sir. Okay. Paano kayo nakapasada nito, sir, kung nagpipedicab kayo? Kapag nagpipedicab kayo, saan niyo po iniwan yung anak niyong may epilepsy? Dito po naman, dito lang po sa ano, sir, sa tambayan namin, sa may kapitbahay namin. Hindi naman po siya, sinusumpong lang naman po siya, sir, sa gabi. At saka dalawang bisis po sa isang buwan. Hindi naman po talaga ano siya na nakakalakad naman. Naman naman po. Ah, okay. So, iniiwan niyo po sa kapitbahay? Opo, sir. Dito lang po siya pa, tambay-tambay lang po na may cellphone, sa may bintana ng cellphone, doon. Okay. Sino po yung nagpadala ng video sa amin, yung humihingi ng tulong sa Idol? Kapitbahay niyo po yon, yung tinitirhan niyo ngayon ng bata. Yung gumaya po Idol ng video, yung ano ko po, yung kaibigan ko po, si ano, si Luis Norcio po. Pero yung nagpadala po ng video sa inyo, yung anak ko pong pangalan, si Christine Joy po. Magkano po yung kinikita niyo, sir, bilang isang pedicab driver? Sa isang araw po ngayon, sir, kasi wala po pasok ang mga estudyante, kumikita rin naman po ako 200 to 50 hanggang 300 po kung mayroon sa Lunes. Lunes so, hanggang Biyernes. Pero pag Sabado at Linggo po, wala po talaga. Mahina okay. Po talaga. Kaan niyo po na pagkakasya yun, sir? Eh, pito ang anak niyo. Kaan niyo? Ay, walo. Halos na nga ihawayin po ako ng asawa ko. Pinapadala ko lang sa araw-araw niya po. 200 po. Minsan 150 lang. Eh, sa anak ko naman itong pang-maintenance, kahit may kapitbahay naman kami minsan na nabibigay tulong pambili ng gamot. Okay. Anong trabaho po ni Mrs., sir? Nasa bahay lang po ngayon, sir. Ilan taon po yung panganay nyo? Ang panganay ni Christine Joel Arad, 23 po. May asawa na po siya, ma'am, sir. Ah, sir. Okay, yung pong mga minor de edad pa po, ilan taon? Ang minor de edad ko po, ito si Roberto Jr., 17, tapos ito si Adrian ang sumunod, 15, tapos yung dalawang kambal po, 9 years old. Ano pong gusto nyo pong gawin natin sa inyo? Kayo po ay hatid namin dun sa Cavite at magbigay po ako ng ayuda sa inyo, bigyan ko kayo ng pangkabuhayan o dito kayo sa Maynila at tutulungan kayo dito na habang kayo nagtatrabaho rito sa Maynila. Ano pong... Sir, gusto ko po sir, dahil sa Cavite na lang po kasi andun naman po ang pamilya ko, ako lang... Kasi pag pumasok na po si Adrian, nandoon na po siya sa Cavite. Ako na lang po nandito sa Maynila para maghanap buhay. Maghanap buhay ka rito, magpipwede ka sa Maynila. Tapos si Mrs. At yung inyong mga anak doon sa Cavite. Sa Cavite po. Kasi doon po sila mag-aaral lahat na po. Bakit hindi nila po kayo umuwi doon sa Cavite at doon na lang kayo magpipwede ka? Wala naman po sir pag ako pipwede ka doon eh. Hello, sir. Hello po, sir. May naisip ako, sir. Uwi ka na lang sa Cavite, sir. Doon ka na lang, bigyan lang kita ng pangkubuhay sa Cavite at yung pedicab, baka pwede mo na lang i-bente yan dito. Pwede. Iiwan ko na lang po sa bayaw ko yung pedicab. Ako na lang po uwi doon. Kasi andito na rin naman ang bayaw kong isa. Minsan, nangihiram naman siya sa akin. Ang pedicab. Di ba, sir? Para magkasama-sama kayo kasi pangit yung sir na andito ka, tapos andoon sila, mag-aalala ka, mag-aalala sila. Di ba, sir? Opo nga, sir. O nga po. Sige, sir. Darating po yung isang reporter ko dyan. Ihatid kayo papunta ng Cavite and then isi-set up po kayo para sa inyong pangkabuhayan. Okay, sir? O, sige po, sir. Idol, salamat po, Idol. Opo. For the meantime, agad-agad, sir, bibili kami ng gamot para sa inyong anak na may sakit. Ha? O, sige po. Okay. Salamat po, Idol, ha. Opo, sir. Anytime, sir. Basta po. Kayo. God bless po. Mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi, meron po itong 14.7
7 million subscribers. And please make sure po na kapag kayo po ay nag-subscribe, pindutin niyo po yung bell button dyan, yung options, and iselect niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga videos ni Idol Rafi Tulfo. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rafi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang...